Marami sa atin ang mapangusga sa kapwa, lalo na kung isang tao ay mahirap lamang. Nakatatak na kasi sa kanila na wala nang magandang pagbabago pa sa kanyang buhay na kahit anong pagpuporsige pa ang gagawin. Kagaya na lang ng ating kwento ngayon ng hinusgahan ng isang babaeng laki sa hirap dahil iba-iba ang lahi ng kanyang anak, pero napahiya sila nang malaman ang katotohanan. Pero kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan na i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Hirap na nga sa buhay, ay gusto pang mag-aral ng kolehiyo, hindi na lang tulungan ng magulang. Pagpaparinig ni Aling Nora sa dalagang si Juliet habang dumaraan ito sa eskinita kung saan nakatambay ang mga chismosa. Naku, kunwari lang yung mag-aaral. Tingnan mo, bukas makalawa. Ay buntis na rin yan. Sambit pa ng isang ginang. Laki sa hirap si Juliet. Ang tanging nagtataguyo na lamang sa kanya ay ang kanyang inang si Aling Nena na nagbabantay ng dump site malapit sa kanilang lugar. Kahit na matanda na at may iniinda ng karamdaman, ay hindi nito inaalintana para lamang matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina, lalo na si Juliet, sa kanyang pag-aaral. Nais mang tumigil na lamang ni Juliet sa kanyang pag-aaral at tulungan ng ina ay mariin itong tinututulan ni Aling Nena. Para sa kanya ay hindi ito responsibilidad ng dalaga at nais ni Aling Nena na magbago ang buhay at ang tanging paraan lamang na kanyang alam ay kung makakatapos ito ng pag-aaral. Bakit nakasimangot ka na naman anak? Sambit ni Aling Nena kay Juliet na kakauwi lamang ng bahay. Nagtumpukan na naman po kasi ang mga chismosa at alam kong pinaparinggan nila ako, Nay. Sumasama ang loob ko po sa sinasabi nila. Saad ng dalaga. Pabayaan mo na ang mga yun, anak. Wala naman silang naiambag sa buhay mo. Kaya bakit mo sila pag-aaksayahan ng atensyon? Ituon mo na lang ang isip mo sa pag-aaral. Pabayaan mo na lang sila at wala lang magawa sa buhay nila ang mga chismosang yun. Pahayag ni Aling Nena. Sinunod na lamang ni Juliet ang ina at hindi na nagpa-apekto sa mga ito. Kahit na palala na ng palala ang kanilang mga sinasabi, mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang lumalalang kondisyon ng kanyang ina. Nay, pasensya na po. Pero kailangan ko na pong tumigil talaga sa pag-aaral. Kailangan ko pong magtrabaho para matustusan ang mga pagpapagamot niyo. Wika ni Juliet. Matanda na ako, Juliet. Hindi na ako magtatagal. Ang kailangan mong paglaanan ay ang iyong pag-aaral. Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari ay makakapagtapos ka at ibahin mo ang buhay mo. Sambit ng ina. Hindi ako papayag, Nay. Kailangan ay naroon kayo kapag nagtapos ako. Naiiyak na sambit ng dalaga. Hindi nagtagal ay binawian na nga ng buhay ang kanyang ina. Ginawa ni Juliet ang lahat upang mabuhay. Kinailangan niyang huminto muna sa pag-aaral sa kolehiyo upang maghanap ng trabaho. Pumasok siya bilang isang tindera, kasambahay at tagabantay ng isang computer shop. Hanggang sa isang oportunidad ang nagbukas sa kanya upang makapagtrabaho sa ibang bansa bilang isang kasambahay. Makalipas ang isang dekada ay kailangan na ni Juliet na bumalik sa kanilang lugar upang asikasuhin ang lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Nagulat ang lahat nang makita nila si Juliet na bumaba galing sa isang magarang sasakyan. Halos hindi mo na makilala na ito ang dating dalaga na laki sa hirap. Mangiyak-ngiyak ang dalaga habang pinagmamasdan ang tapat ng kanilang lumang bahay. Hindi ko akalain na babalik ako sa lugar na ito at hindi ko makikita ang aking ina. Walang araw na nagdaan na hindi kita iniisip, Nay. Sambit niya sa sarili. Lalong ikinagulat ng lahat nang bumaba isa-isa ang apat na batang iba-iba ang itsura at lahi. Lalo na nang tawagin si Juliet ng mga ito na mami. Ibininta ang katawan sa iba't ibang lahi para maanakan at makakuha ng sustento. May mga tao talagang gagawin ang lahat
para makaangat sa buhay. Sambit ni Aling Nora habang nakatanghod kay Juliet at sa mga anak nito. Mas gugustuhin ko ng manatiling mahirap kaysa man lamang ng tao. Paano niya natin kaya na makisama sa iba't ibang lalaki? Susugpa ng isang ginang. Nawala lang ang ina kung ano-ano na ang ginawa sa buhay. Noon sana, nagtrabaho na lang kasi para na ipagamot ang ina. Tapos ay iiyak-iyak ngayon sa tapat ng bahay. Anong klaseng anak siya? Narinig ni Juliet ang usapan ng mga chismosa. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya sila inurungan kahit pa naaalala niya ang bilin sa kanya. Mga wala talaga kayong magawa sa buhay ninyo ano? Hindi ako nagtataka na ganyan pa rin ang katayuan niyo sa buhay. Wika ni Juliet. At bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan, Juliet? Porket nakakariwasa ka na ngayon sa buhay, ay ganyan na nang magsasalita? Ilang lalaki ba ang ginamit mo para mapunta ka sa kinalalagyan mo ngayon? Sambit ni Aling Nora sabay tingin sa mga bata. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ano pong nangyayari dito? Sambit ng bodyguard ni Juliet. Mawalang galang na po sa inyo mga ginang. Para malaman po ninyong lahat, walang asawa ang boss namin. Hindi siya kagaya ng inaakala ninyo. Dagdag pa ng lalaki. Ang lahat ng mayroon ang boss ko ay dahil sa sarili niyang pagsisikap. Isang tanyag na fashion designer siya sa ibang bansa at ang mga batang kasama niya ay hindi niya mga tunay na anak. Sa tuwing nakakakita siya ng batang walang magulang ay hindi niya maiwasan ang tumulong. Kaya inampun niya ang mga ito. Kayo, ano ang nagawa ninyong mabuti para sa inyong kapwa? Dagdag pa nito. Lalong itong ikinagulat ng mga matatandang chismosa. Tama ang narinig ninyong lahat. Nagbanat ako ng buto sa ibang bansa at nang makaipon ay nagpatuloy ako sa pag-aaral. Tinupad ko ang pangako ko sa aking ina. Sayang nga lamang at hindi niya na ito mararanasan. Ngunit masaya ako na sa isang banda ay nakaalis na rin ako sa lugar na ito kung saan pugad ng mga taong wala namang binatbat kung hindi humusga sa kanilang kapwa. Wika ni Juliet. Napahiya ang mga chismosa sa kanyang sinabi. Lahat sila ay hindi makatitig sa dalaga. Nandiliit sila sa kanilang mga sarili. Hindi nila akalain na ang dating si Juliet na mahirap ang buhay ay nakakaangat na ngayon at marami pa ang natulungan. Ikaw, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment mo lang ang iyong reaksyon at ating babasahin. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ay may natutunan tayo. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.